Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo, mga kapanalig kay Jesus, tayong muli ay nagkakatipon sa hapag ng Diyos upang sama-sama nating purihin, dakilain at pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa reliyong ito kaysa maraming Hudiyong kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag akong maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kaninuman. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco.
Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong inakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, maramat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin, ang buto ko sa katawan noong iyong hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin, lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus
at ang wika. Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo. Amen. Salamat sa Diyos at tayo ay ginising pa ng Panginoon. Amen. Purihit, palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay. Bagamat ang iba po sa inyo ay may karamdaman at may hinihiling sa Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, sa misang ito, itinataas natin ang inyong mga kahilingan sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Ang ating pong narinig na ebanghelyo ay masasabi nating sounds and looks familiar, no? Natunghayan natin kung paano inasikaso ni Marta si Jesus sa kanyang pagpunta sa tahanan nila. Tayong mga Pilipino, kilala sa pagiging maasikaso. Kilala ang mga Pilipino sa larangan ng pagiging hospitable. Lalo na kapag merong darating na mga bisita o darating na mga kapamilya, ay talagang pinaghahandaan natin, inaasikaso natin, inaayos ang tahanan upang sa pagdating ng bisita ay maayos tingnan ang tahanan at merong maihahanda sa kanila. Kaya kung minsan ang mga dumarating o bibisita sa bahay ay hindi na nag-aabiso. Sinusurpresa na lamang sapagkat ayaw nila na maging abala ang mga nasa tahanan na sila ay asikasuhin pa ng bonggang-bongga, no? Mga kapatid, isang bahagi lamang yung hospitality sa ating narinig na ebanghelyo. Ang ating mga pagbasa ay nagbibigay importansya about priorities and choices. Sa pagpunta ni Jesus sa bahay ni na Maria at Marta, ang naging priority ni Marta ay pagsilbihan, magbigay ng handa kay Jesus. Ngunit ang priority ni Maria ay umupo sa paanan ni Jesus at makinig sa itinuturo. Sino ang makapagsasabing mali ang ginawa ni Marta? Sino magsasabi na tama ang ginawa ni Maria? Hindi binanggit sa ebanghelyo na sinabi ni Jesus na tama ang ginawa ni Maria.
Ang sabi ni Jesus, pinili ni Maria ang lalong mabuti. Ibig sabihin, parehong mabuti ang dalawa. Ito ay isang paglalarawan ng ating buhay about contemplation and active life. Pero sa ebanghelyong ito, binibigyang punto ng Panginoon ang kahalagahan ng ating pag-upo sa paanan ni Jesus. Ito marahil ang nais bigyan ng kahalagahan ng ating Panginoon na sa ating buhay, ang una dapat nating unahin, ang marapat nating unahin ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ilang porsyento ng ating oras ang ating inilalaan sa pag-upo, sa pananahimik, sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sa isang linggo po, merong 168 hours. ...56 hours ang inilalaan natin sa pagtulog. Another 56 hours ay inilalaan natin sa pagtatrabaho. And another 56 hours, oras na natin ito. Kung ano ang gusto nating gawin, maaari nating gawin. Oras na natin yung another 56 hours. Pero ilang oras ang ating inilalaan sa 56 hours na ito upang ating makatagpo ang ating Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng pagdalo sa misa, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng pagdarasal o pananahimik, pagbisita sa Blessed Sacrament. Ilang oras ang ating inilalaan sa pagtingin sa ating cellphone? Magandang pagnilayan at manahimik kung priority ba natin ang Panginoon. Normally, kapag tinatanong natin ang mga tao kung kumusta siya, ang kadalasang sinasagot ng tao, abala. Abala sa buhay. Maraming ginagawa, maraming pinagkakaabalahan sa buhay. Sa ibang bansa, hindi lamang isa ang trabaho ng isang tao. Kailangan niyang kumayod sa buhay. Dalawa o tatlo ang kanyang trabaho. So kailangan niyang makipag-compete sa buhay sa ibang bansa. At kuminsan, nawawalan na ng panahon upang makipagtagpo sa Panginoon. Kaya ano ang nais bigyang punto ng Panginoon? Na sa Panginoon, wala siyang dapat karibal. Maging ang kanyang nilikha ay hindi dapat maging karibal ng Diyos. Pero kuminsan, madalas ang nagiging dahilan ng tao na hindi makapagsimba kapag Linggo ay abala sa buhay. Ito ay isang malaking kalungkutan sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagpahinga din
ang Diyos ay nakipagtagpo din sa kanyang Ama. Hindi naman nais ng Diyos na lahat ng sandali ng ating buhay, tayo ay maging abala sa ating buhay. Nais niya na tayo ay umupo sa kanyang paanan, katulad ni Maria, upang sa gayon ay ating i-evaluate ang ating buhay, ang ating ginagawa sa ating buhay, kung ito ba ay naka-align pa sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng maging kapantay ng Diyos ang kanyang nilikha. Higit na mataas ang Diyos sa kanyang nilikha. Kaya nga sa isang babae na mayroong manliligaw na dalawa, hindi niya pwedeng sabihin na sana dalawa na lang ang puso ko. Mayroong higit kaysa sa isa. So kailangan niyang pumili kung ano ang mas nakalalamang, kung sino ang mas nakapagpapaligaya sa kanya. Mga kapatid, paano tayo pumipili? Pinipili ba natin kung ano ang gusto natin? O pinipili natin kung ano ang gusto ng Diyos? Nais ng Diyos na tayo ay maging malakas. Nais ng Diyos na tayo ay maging malusog. Pero ano ang pinipili ng tao? Mga bagay na nakasisira sa katawan. Nais ng Diyos na ang pamilya, na ang mag-asawa ay maging maligaya, masaya sa kanilang pagsasama. Pero ano ang pinipili ng tao? Gusto ng tao na meron pang ibang magpapaligaya sa kanya. Hindi sapat ang isa lamang. Mga kapatid, contemplative and active work should go hand in hand. Sabi ni St. Francis de Sales, kung tayo ay abala sa buhay, maglaan tayo ng 30 minuto sa pagdarasal. At kung tayo ay sobrang abala sa buhay, maglaan tayo ng 1 oras sa pagdarasal. Bakit? Upang hindi tayo kainin ng ating ginagawa sa buhay. We need to stop for a while and reflect on our life. Sabi ni Saint Padre Pio, prayer is oxygen for the soul. Kailangan natin ng hininga upang tayo ay mabuhay. Gayun din naman sa ating espiritual na buhay, kailangan natin ng panalangin upang tayo ay mabuhay. Kailangan nating umupo sa paanan ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay upang ating matanto, upang ating alamin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang nang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain, siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang-dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito na may halo na langis na mula sa puno ng ulibo ay binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ito ng aling healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ika-anim, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiosis Sanlipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.